After nung preventive medication nila mga kahabi, and then nilagay natin sa stock, hayaan natin sila doon at least once a week, magpaligo tayo, self-bath, magbigay tayo ng ano, ng mga herbal medicine na pang-maintenance like yung mga bawang, apple cider, or kung gusto nyo, I suggest din gumamit kayo ng Engineer's Herbiotics kasi yun, proven ko yun, subok na yun. So, pwede nyo gamitin yun pang maintenance. At the same time, huwag nyo kakalimutan na maglagay ng mga grits or mga minerals. Ayan, tulad nito, nakalagay sa kanilang Taiwan soil. Maganda po sa ibon yan. Natural probiotic yan. So, pwede rin kayo gumamit pala ng mga probiotics din. Pero kung wala kayong pambili, pwede yung mga grits. Mga bistay na buhangin, pwede yan. Eh. Mga pugad na yan, pwede po yan. And then, kapag isasalang nyo sila, mga kahabi, lagyan nyo lang muna ng partition. Para maging maayos yung pairing nila, healthy. At the same time, makikita nyo kung parehas na ibon is interesado ba talaga sa isa't isa. Ayan. And then, after nun, kapag nagpare sila, mas maganda, lagyan nyo muna ng pugad sa umpisa, at least first 2 days, para magpugad na sila, hindi sila ganong magbugbugan. And then, after nun, mga 3rd day, tanggalan na natin ang pugad. Tapos, refillan natin, ibalik natin siguro on their 4th day or 5th day. Ayan. Para sigurado mag-nesting na sila nun. Kasi yan, kapag umpisa nyan, matatapon lang yan yung mga bistay na buhangin na yan. Itatapon nila sa baba kasi ikakalat lang nila. Pero kagandahan din yan, nakakakain din sila ng mga bato-bato. Ayan. Then after nun mga kahabi, sa breeding, gumagamit ako ng vitamin ADE. So everyday yun, umaga, vitamin ADE ako. Nilalagay ko sa tubig. And then grits, hindi nawawala yan. Kahit anong grits, palit-palit para hindi maumay ibon. Tapos ako sa umaga, nagbibigay ako ng brewer yeast na may mixture ng picotrin, pink mineral, tsaka atovi. Inahalo ko sa seeds. Ginagamit ko, liwas-liwas na binder, either fish oil, garlic oil, hemp seed oil, or tubig kung wala. Honey, yan, pwede. Probiotics, pwede rin. So, pwede yun. Liwas-liwas kung ano mas trip nyo. Kahit hindi nyo na i-program kung ano lang meron kayo tsaka kung anong kursunada nyo. Pero kung gusto nyo i-program, pwede rin para mas organize yung ginagawa nyo. And then, yun lang, mga kahabi. Wala na ako ibang ginagawa. And then, siguro, magbibigay lang ako once a week. Supplements, pula-puti sa parehas na breeder. Preparation for breeding. And then, kapag nag-hatch na yung young bird, tinatanggal ko na muna yung vitamin ADE. Yung grits ko nakababad pero nag-a-add ako dito, naglalagay ako sa feeder ng picotrin na raw tsaka pink mineral. Kasi yun, mas gusto nila yun, tinutuka kapag may bagong sisiw sila. And then first 7 days nun mga kahabi, plain water ako. Hanggang 10 days pwede. Pero usually kasi kapag nag 6th day na, 7th day na, makikita nyo na yung droppings ng mga young birds, nagiging ano na, watery. So kapag nag watery droppings na, that's the time nagagamit na ako ng water soluble probiotics. So daily na yon hanggang sa lumaki na sila, tuwing umaga and then sa hapon plain water. Ganun din sa vitamin ADE, umaga lang and then hapon is plain water na. And then after nun mga kahabi, kapag ka nag 10 days old na yung mga young birds natin, dyan na rin ako nag-start magbigay ng supplements. So yung supplements na pwede mong ibigay, either digestion pill, ideal pills, ayan ako ginagamit ko talaga yan. Yung iba gumagamit ng Wakamoto tsaka Victory Pills, pwede rin po yun. Ako lang, mas trip ko lang yung ano, yung Ideal Pills. Pwede rin kayong gumamit mga kahabi ng pula puti, alternate sa Ideal Pills kasi minsan ginagawa ko yun. Basta yun lang naman, hindi ganun karaming supplements. Tapos hanggat maaari, syempre, selection tayo sa breeders natin, sa young birds natin. Kung may tama at may sakit yan, makikita nyo yung breeder. Naturally, hindi na nila ganong aasikasuin yan, hindi na nila papansinin yan. Kaya may mga young birds na naiiwan minsan. So, sa paniniwala ko, kapag nangyayari yun, kahit na hindi malaki yung gap nila sa age, ibig sabihin, napipredict ng breeders na may sakit yung ibon, kaya pa-priority niya na lang na isa yung alagaan nila. Or minsan talaga makikita nyo, naturally, ba't kaya hindi sinusubuan tong isang young bird or ano? Minsan ganun, may mga cases na ganun. So, depende na lang din sa observation yan. So, syempre, bago lahat ng mga sinabi ko na yun, mga kahabi, siguraduhin natin yung loft natin at least, ayan, ganitong droppings, konti pa to, pwedeng dagdagan pa. Pero kung kaya nyo na every other day, linisin natin to. So, tulad to, bukas na ng umaga, dapat malinis na to.
Ayan. So yun lang naman yung mga basic tips mga kahabi na pwede kong i-share sa inyo bilang isang breeder, bilang isang hobbyist, ayan, na nagbe-breed ng kalapate. Yun lang naman ma-share ko. Pwede nyo i-adapt, pwede rin hindi. Yun lang naman sa akin, iba-iba tayo ng sistema. Pero ang punto ko lang dito mga kahabi is sinagot ko lang yung tanong ng ating kahabi na gusto ring matuto na kasing setup ng breeding ko. So happy breeding mga kahabi, stay safe and God bless.